nasa state of calamity na ang Catanduanes dahil sa tindi ng pinsala doon ng bagyong Rolly. Bukod sa kawalan ng supply ng kuryente at pasulpot-sulpot na cellphone signal, problema rin ang kawalan ng malinis na tubig. At may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, pasulpot-sulpot pa rin yung signal ng cellphone dito sa Catanduanes, particular sa area ng Virac. At kung pag-uusapan yung mga malalayong lugar, sila doon ay wala pa rin talagang mga signal para sa kanilang mga cellphone. Pero yun nga, Connie, talagang yung kuryente at yung tubig ay talagang wala pa rin. Ang pinangagambahan ng lokal na pamahalaan ay maubos na yung supply ng pagkain ng mga taga rito at umaasa ang mga taga rito ng tulong mula sa iba't ibang sektor. Narito ang report. Wala na masasakit pa para sa isang ina kundi ang mawala ng anak. Kasagsagan ng superbagyong Rolly nang matuldukan ang buhay ni Angelo, 27 taong gulang, anak ni Aling Merly Tapel. Kasama raw noon ni Angelo sa bahay ang isa pang kapatid at dalawang kaibigan. Sa gitna ng matinding hangin at ulan, tumama sa bahay nila ang lumipad na kahoy. Tumagos ito sa yerong ningning, kaya natusok ang katawan ni Angelo. Ang pakabait niyan, laman lang baramdam sa ating bata na yan. Sana nagkabayan na lang niya ako. Kung saan na siya naroon. Ang kabaong ni Angelo, ginawa lang ng kanyang mga kapitbahay na yari sa kahoy at pako, may tamtax din ito. Sa ngayon, nakaburol pa ito sa kanilang tahanan. Magtatapos na sana si Angelo sa kursong computer science. Sinabi niya, Mama, huwag ka mag-alala. Basta makatapos ako, titigil ka na sa pagtatrabaho. Ako nang bahala. Ganun lang mga sinasabi nila sa akin. Ngayon po na namatay siya, paano? Wala na. Wala na akong pagkasang ma... Wala na siya. Isa lang si Angelo sa limang nasawi dahil sa superbagyo dito sa Catanduanes. Isa ang nawawala, si Salve Panza. Hinahanap ang mister na si Sandy na nagpaiwan noon sa bahay nilang malapit sa ilog kahit pinalilikas na sila. Sandy, kung nasaan ka man, umuwi ka na. Ta ako, hindi ako makapakali na kung wala ka pa. Ta hindi man nakikita yung katawan mo kung nasaan ka. Nananawagan po ako kila Nelsie Panza na ang kanyang ama. Hindi pa nakukuha hanggang ngayon. Ang iba nakaligtas pero walang-wala ngayon. Isa kalagayan ko po. Mag-isa. Walang... Kung maalala nila ako, saka lang sila tumutulong. Kung hindi, kaya ngayon nananawagan ako na tulungan nila ako. Si Father Felix Mira, kura paroko ng simbahan ng San Miguel, sa banyo nagkubli habang nagdarasal na iligtas ang probinsya sa bagyo. Last records ko yung CR, kasi based on experience ng mga naunang bagyo dito, sa Sierra ako nagtatago. Kaya nung mangyari yun, siyempre I'm praying ko ang rosary and I'm praying personally sa ikabala na Panginoon. Isa sa labis na napinsala itong government center ng bayan ng San Miguel, yung police station nila. Tuklap yung bubong, nasira din yung ilang bahagi ng gusali ng BFP, gayon din ng senior citizen. At itong kanilang gym ay tila ba nila mukos. Makikita natin yung kanilang bubong at yung bakal na frame nito ay talagang wasak na wasak. At yung iba nga ay tinangay pa sa kabilang kalsada. At makikita natin na maraming sasakyan ang narito sa loob ng gym. Kagaya na lamang nitong mga ambulansya na ito na gagamitin sana sa pan-rescue sa mga residente. Pero ngayon ay hindi na mapapakinabangan matapos kang mawasak dahil sa bagyo. Hindi rin biro ang pinsala sa agrikultura. 1.3 billion pesos ang kabuuan, 1.2 billion pesos dito, abaka na pangunahing kabuhayan ng maraming Catanduanon. Bukod pa yan sa mahigit 20,000 bahay na sinira ng bagyo. Kahit sa kabisera ng Virac, pahirapan ang supply ng malinis sa tubig, tiyagaan sa pagpila sa poso at water refilling station, pila-pila rin sa panaderya. Sa hardware store, pati sa nag-iisang bangko na bukas sa Catanduanes, may mga lugar na nagkasignal. Hello, hello. Duman sa kila tatay, hindi pa kami duman. Hello. Duman kila tatay, hindi pa kami duman nakapunta. Tuloy naman ang operasyon ng Eastern Bicol Medical Center, pero
nagkukulang na po ang gamot sa para sa tetanus, anti-tetanus, meron din mga nakagat na mga aso, no? Anti-rabies po ang kailangan. At yung mga ibang pangunahing emergency med. Ano't ano paman, tuloy ang buhay para sa mga katandunganon. Naagarang tulong pa rin ang kailangan, gaya ng tubig, delata at iba pang pagkain, mga gamit panggawa ng bahay. Kulang na rin daw ang bigas dahil ang supply ng LGU na ipamigay dahil sa pandemic. Connie, sa mga sandaling ito, no, talagang hirap na hirap ang ating mga kababayan na makakuha ng malinis na tubig. Alam mo, Connie, ang haba nung pinipila nila, no, actually nabawasan na ito at talagang itong pangunahin nilang pangailangan, yung malinis na tubig, ang kailangan na kailangan nila dahil walang supply sa mga gripo. Ate Christy, gaano kayo katagal pumipila rito? Minuto rin. Depende po sa dami kasi minsan merong time na ang dami. Nagsasabay-sabay. Siguro na ngayon po, nagkataon na wala. Baka mga nagluluto po siguro. Namamaingas. Pero kanina po, ang daming tao dito. Salamat po, ah. Opo. Connie, bukod dyan sa tubig, ano, wala rin silang supply ng kuryente. At ito nga, ano, yung bahay nila, Aling Gemma. Gemma, itong opo, bahay nyo, talagang totally halos nasira siya, no? Opo. Umaga po, durog to lahat. Oh. Nung umaga po, nung pagkatapos po ng nagano nung bagyo, oh, talagang nadurog po lahat. Oh. Ginawa na lang po ulit yung ano, kantin po. Kayo ba ay nakatanggap na ng tulong mula sa pamahalaan? May relief goods na ba? Wala po. Wala. Ano ngayon ang panawagan nyo sa gobyerno para sa tulong? Sana mabigyan po lahat ng taga dito po sa katanduanis po ng mga relief goods po. Mm-hmm. Simula nung simula, wala pa kayo wala na po. Wala pa talaga. Wala po. Pa. Yan, Connie, malinaw, ano? Mula nung nagsimula yung kanilang kalbaryo rito, ay hindi pa nga daw sila nakatatanggap ng tulong. At yung iba kasi, Connie, nababanggit ni Governor Joseph Kua na ang unang nadala ng DSWD nasa 10,000 food packs, ano? Pero ang daming mga pamilya pa ang nangangailangan ng tulong. Kaya ang apila nila sa national government sana ay dagdagan pa yung ayuda dahil hindi tatagal, Connie, no, yung mga unang na ibigay na mga ayuda na pang ilang araw lamang. Alam ng lokal na pamahalaan na matagal pa bago makabangon itong ating mga kababayan dahil hindi biro yung kanilang sinapit. Kaya kailangan ng karagdagang tulong ng pagkain, tubig at yun nga, ano, ang request din nilang iba. Sana yung mga yero at kahit yung mga tolda lamang, ano, para matakpan yung kanilang mga bubong. Dahil, Connie, paminsan-minsan ay umuulan pa rin sa lugar na ito ng Virac Catanduanes. Connie. Yes, Ian, meron pa bang mga ibang daan na talagang sira-sira? Paano yung mapaparating? Ano, sabi nga, mismong dyan sa area kung nasaan ka, kung may pasulput-sulput na signal, kumbaga nakakakuha na sila ng tulong, in other words, sa ibang mga kamag-anak nila, matawagan man lang. Pero yung government, ano, yung ating gobyerno, paano mahahatiran yung mga sinasabi mo ngayon malalayo pang lugar? Meron bang mga paraan o daan para makapunta pa sa kanila? Connie, yung nakatala sa provincial government ay 7 bayan pa talaga yung hindi accessible, ano, sa 4-wheel na vehicles. Yung iba talaga nilalakad, sinatsaga, ano, para marating. Yung iba, 4-3 oras naglalakad, makarating lang dito sa Virac at maiulat kung ano yung nangyari sa kanila. Pero yung ibang area, Connie, na pwedeng bangkain, kasi naman coastal area naman itong buong isla, no? So ang ginagawa, sinasakay sa bangka yung mga relief goods para madala. Pero matagal nga rin yung proseso na yun, ano? At yung ngayon naman, may mga parating na mga assets ang ating pamahalaan, ang military at ang Coast Guard. So kapag na-airlift na yung mga ibang mga sugatan na natamaan ng mga debris na mga lumipad, ano, ang plano nila magdala rin ng mga pagkain at tubig doon sa mga area na hindi nga nararating ng mga sasakyan sa ngayon, Connie. Oo, Ian, isa rin sa pangamba ng DOH, syempre yung magkaroon ng outbreak ng COVID-19 sa mga evacuation centers. Meron ba tayong balita doon sa ating mga kababayan na naroon pa? Well, Connie, sa ngayon, ano, nakita natin may mga tao pa rin talaga doon sa evacuation center. Talagang hindi pa rin umuwi yung iba dahil nga yung iba talaga, Connie, ay wala nang uuwian. Talagang simento na lamang o yung flooring na lamang yung natira sa kanilang tahanan. So, ang kagandahan naman dito sa kanilang lalawigan ay napaka-minimal nung
COVID cases. Kaya ang mas maganda dito para nga maiwasan ay talagang hinihiling ng kanilang lokal na pamahalaan yung mga LSI, yung mga OFW at yung mga ibang hindi pa naman talaga essential na bumiyahe papunta dito ay wag muna raw magtungo dito sa Catanduanes para nga hindi na rin nila maging problema ko ni yung COVID-19. Tayo, nanggaling tayo ng Tabaco Albay, ano, nagro-ro tayo. Talaga namang nakita rin natin na hinaharang ano, doon sa exit. Ano, itong mga tao, inaalam kung saan sila pupunta at sinasabihang mag-report sa kung saan sila pupunta. Pero sa ngayon, ang hiling ng pamahalaan, sana kung hindi pa necessary yung travel, wag munang pumunta dito para hindi na rin maging problema yung pagkalat ng pandemya, Connie. Alright. Maraming salamat sa yung update dyan, Ian Cruz. At syempre, mag-ingat kayo dyan.